Bungo Beach, yang orang berpikiran ya, orang motor. Itu kami menggunakan motor, yang mulai bisa kumpulkan barang ke Malaysia, alam sa, sa ikaw sa Bukila, alam sa Makati, baru itu, gampang mga kahitukan. Inang motor, nagagalat kami, ang utok sa tatang sa sana mo, kauna-una, at sa kikangin na pasagutan na mo. Pinita na Lord, at ipakayo sa atan, na Kristo kami ginoo, Amin. Selamat, boleh mengikut. Oh. So, honest na, may kapon sa tanan, mga ma'am, sir. Mga kabalikat. So, honest na, pagpasalamat ni sa barangay official kung naman galing or wala, magpaliwag yung kapon sa ilaha. Nga gitugtan mi nga magpahigayon o seminar sa kaning ani karong una. And then sa mga team or sa kaninyo ma'am sir nga naadi karong una, kami nagpasalamat no nga gitagaan ninyo gamay oras ang activity. Unsa sa gimo na kanina kung unsa ta nga gidaganon na karon mo ko gidaganon ta pagdungan tagawas. So, mara po na, ma'am sir. So, sa talan, sa inyo nga, ma'am sir, salamat. And then, before ang talan, wato pa sa pinakamain na nung nakatakaroon rin na po na, ang musa ni Kaila-Hila ang amuang team diri sa Bohol. No? Kay basin mo niya o magkainan po tada sa dalan, ang inyong mahinumduman, mauto siya. Siya ang inyong mahinumduman. Wala ginang pangalan. Siya itong nag-seminar, siya itong naghatag tubig, siya itong nagpasulat. So, siya na dyan din yung mga siya nun. So, una, ang Bohol, composed of two team, which is the sales team and marketing team. So, una, sa sales team, which is ang ginatawag ng BDR, Dealer Development Representative. Una nga nasa inyari si Sir Felix Mabatuan. So, dili siya taga-Pilar, dili taga-Serebulinis, Mabatuan siya. Batuan siya, dili niya Mabatuan. So, Sir Felix, kaway-kaway naman dyan. Siya kaway. So, moto siya, dito nga sa'y. And then, naamun tayo ng area sa Pilar, Alicia, si Ma'am Anneli Guadalquivir. So, ma'am, kaway naman dyan, ma'am. So, mawato siya ang natuwang nasa isa, Alicia and Pilar. Then, forward team. Sa BDR naman sa Tubigo at Laring, si Sir Mark Laumon. Kaway naman din, sir. Nakiaan lagi niya. Grabe yung binunalay nito. So, napat siya na siya ay pintukar. So, moto siya sa Tobigo kami. Kani sila mga tipis na ito, equip niya sa hugs, gimbal, and upgrades. And then sa technical mode aside, equip po na sila. And then sa marketing aside, naapod si IC Quad. Sa DDR, si napalay, nalimutan ako, si Joey Pick Sarmiento, sir. Forward, sir. Kailan rin, sir. Aba, makita sila. Sa area niya, Ubay, and Pabi. Binunido. Kasi namin mga parinte na magkailan ito nga na-mention sa itong na-mention kanina na pwede na ito yung kaberton as kabalikat o pwede na ito magiging user sa ito ang produkto. No? And then sa marketing aside na unahan ako si Ariel Katosinger. Ngariel. Type? Type? Saan? Oh, saan? Hindi mo siya makita. Oh, saan? Tagalog na. Saan ka ba? Saan? Hindi mo siya malintan. So, mula to si Sir Ariel saan. And then, Yulihay, bako ang nadaan, gikan sa Pika sa Sibitor, ni Bali, ang bot, nasaktor ko na eh. Or natuwa na, okay na? Drink of June Boots.
Ano yung ang apelido ni Bilar ni Abilido? June Boots Bilar. Pagkagaling ako at Bilar rin na ako. June Boots Bilar. Pero nag-stay ka sa Trinidad. So, wala siya ng mga technician. And then, apa? Si San Miguel. Si Julius Maricon. Eh, mga pagkita sila. Oh, kaway-kaway. So, diba? Ah, si God, si Sir Nick. Atuang Nick Lumokso. No? Atuang Vlogger of the Day. So, ang picture mo niya, yan ang iba. Sumisuro yung mga camera niya. Para ang picture sa channel. No? Then, ang atuang kabalikat team leader. Si, asa to? Si Sir Mark Utintico. Dapat ang imong pag-gusto niya sa pilido, dapat diretso. Kaya itong imong ipos ang malahin ng meaning, no? Kabila ko siya sa pagkano ni siya, kung sa pagkasabuhan ka ni siya, kay ngayon ang pilido, utintiko. Okay, sir? Mone ito, kaway-kaway na dyan. So, mo ito yung mga sasite sa katbang na ito na pangbuhatan si Sir Mark sa print marketing. No, kami magiging main function kung namin mga tindahan poon, namin mga farm, no, na ginahanglan ng assist nila, so sila willing ko namin kahit sa kuha. And then, yours truly, ako dahil ang DEC, District Sales Coordinator, kaya sa Bohol. Karot si Bukadora, taga Mindanao, may bukado ba? Ilagay mo pa na. Kundi lang assign rin sa province of Bohol, no? Dahil yun, kunya, tuwing may layla, ito ang speaker nga, may ubat-bat sa ito ang karungkapunan, no? So, moro to ang team diri sa Bohol, no? May layla po din ako. Ako po din, pinaka-importante nga, may layla ang ito ang distributor nga nasa indiri. Actually, natin ko lupa distributor diri sa Bohol. Nasa San Vicente, Trinidad, Bohol. Barangay San Vicente Trinebol na ipanigyahan ni Ronald Corribillo. Yung alam sa trade team niya is R.R. Agri-Marketing. Nasa yung brand sa Carmen, Tubigon, Trinidad, siyempre. So, marang yung mga branch, no? Mga branches na yung trade niya. R.R. Agri-Marketing, mga ma'am sir. And then, sa loon, katumupan, si Sir Jimilo Sombrio Construction Supplies, no? Sombrio apelido niya, taga Kantumukan, Loon. Og naapot sa Tihiruhag na Pagstead Aggregate Supply na siya ay si Ma'am Benedicta Valiente. So, muna ito ang tulong ka distributor din sa probinsya sa Bohol, no? And then, wala na. Ina ba? O gamo ang company na slightly discuss ni Doc, no? May tungkol sa profile sa company, no? Slight na Doc. So, kung wala na, okay na ba? Naka-stretch na ba ang tanan? Nakatulong na ba? So, ayaw mong katulong nga ma'am sir, ha? So, kung wala na, atong ilay-laho, atuwang, actually, what you may kuha niya, kanil sa kurang ba na self-service lang daw? So, akong ihatag sa ato, kasi mo ba ito si Doc Carl Louis Sarmiento. Let's give him a round of applause. Hello po, good afternoon. Maayong ugto po sa atong tanan. Tama po ba? Sorry ha, kapag ano. Please raise your hand po. Sino yung mga ano, hog raisers po dito, yung may alaga na for more than 1 year po, para makita ko yung ano natin, profile po natin. Mga hog raisers po, mga hog raisers. Sige po, na wala po tayong putok, kami hindi magtaas ng kamay. Saan tuwig ng gabig baboy? Sino po ang mga baguhan? So, after this seminar po sana, marami po tayong matutunan about sa pagbabago po, no? So,
Before po ako formally mag-start sa aking seminar, sa aking discussion, so syempre magpapakilala muna po ako. So, ito po. Ayan. Ako po si Dr. Farley Sarmiento. Graduate po ako ng Bachelor of Science in Animal Husbandry last 2019. Then I got my degree po sa DVM or Doctor of Veterinary Medicine last year din. And passed the board exam. And scholar din po ako ng Robina, which why ngayon po is nagsiserve po ako sa company. So, ngayon po, under po ako sa Universal Robina Corporation as technical veterinarian assigned po dito sa Visayas area. So, handle ko po is South Cebu, Bohol, Leyte, Samar, and Caraga region. So, ngayon po, nandito po ako sa Bohol para magbigay po ng information about sa pagbabago. Ngayon po. Okay naman po, nakakain ba lahat? Parang nagugulat po lahat. Sige. Una rin pala, magpalakpakan muna po tayo para magising naman tayo. Maraming salamat po sa ating, sa inyo po, nandito po kayo sa team po ng Kabalikat dahil naging possible po ito. So, susunod na i-discuss ko po, house rules natin, no? So, house rules, magtaas lang ng kamay. Kapag may hindi naiintindihan, alam ko po, Tagalog ako, and ang main language po dito is Bisaya. So, if ever na hindi ko klaro, pwede pong taas ng kamay, or ano, basta, then mag-translate, so kaya, basta po maintindihan natin. Number two, pwede ipa-translate kapag hindi naiintindihan. Okay lang po yun. Number three, mas maganda po ang ating seminar kung interactive po tayo. So, active, kung may question kayo. Okay, go. Sige po, sasagutin po natin lang. Yan. Okay lang po makikumain, makipagkwentuhan. Ang pinakamahalaga, may matutunan tayo sa dulo. Okay? Then, yung quiz, wag na po. Ano na lang po ito? So, introduce ko lang din kung sino ang URC. Ano ba ang URC? Ano ba ang Robina? Familiar po ba kayo sa Robina? Sige po. Ang Robina po ay, ito po nagsimula kay John Gokongwe. So, si John Gokongwe dati is, dati mananalakal. So, ano po siya? Nag-start lang po siya sa pagbibisikleta. Tapos, nagbebenta lang po siya ng mga kandila, mga corn, from Cebu po, binabangka niya hanggang Manila. I think is ganun nga. Then, hanggat naging successful po siya, nabuild po yung Jack and Jill. Tapos, ngayon, marami na po linya ang Robina. So, example po ng mga ano, is ito po. So, URC, andito po kami sa food sector, Universal Robina Corporation, tapos sa transportation, sa GB Summit po, sa Cebu City. Then, kung alam niyo po ang mga Robinson's Mall, mga summit, mga hotel, o kaya mga condominium, Digital dati, and Sun dati, which is na-purchase po. And yung mga other Robinson's banks. So, yan po. So, in a bigger picture po, medyo malaki po si Robina. Hindi po medyo, malaki po si Robina. So, ayan po. Sa food sector po, and then dito po, nahati po kami sa tatlo. Ang ano po dito is nasa AID po kami, which is sa Lakmus po. Ayan po. Agro-industrial group. Which means, nandito po tayo sa sector na pagbababoy, pagmamanok, pag-aalaga ng aso. So, to give you an idea rin po, ako din po, ang handle ko is sa hats, sa mga baboy, sa poultry po, broiler and layer, quails and bibes, mga iti, and sa top breed po, sa amin din po siya sa aso. So, medyo malaki po yung hawak, no? Then, yun po, branded, yung mga Chippy, mga Nova, ay Nova Potiatos.
sa amin, sa URC po yan. Ayan. Ito muna, gusto ko muna pong itest kung meron ba tayong konting kaalaman. So, kapag nasagot nyo po dito, meron, mamaya may prize po tayo, no? Okay? So, number one question, ano po yung tawag kapag, anong term ang tawag gamit sa lalaking pig na intended for breeding po? In Tagalog, in Bisaya, or ano? Taas, taas po ng kamay. Taas po ng kamay. Ma'am, butakal or board sa English, or bulugan sa Tagalog. May prize po si ma'am, no? Take note na lang po. Tapos po, question number two. Gaano katagal ang period ng pagbubuntis ng isang inahin ng anay? Okay po. Sir po ang nauna. Ang sagot ni sir is 115 days. So later, i-confirm natin kung tama na. Pero which is tama na. So, gestation period o habang pagbubuntis ng baboy is meron pong average na 113, 114 days. So, minsan 113, minsan 114, minsan 114. Mamaya, i-discuss ko na. Ayan. Gaano katagal ulit maglandi ang inahin after magwalay? So, kapag nag-lutas po ba ang term doon? Lutas, kailan po ang, ilang days po ang sunod na lalandi niya? Ay! Tama na, sir. 6 days, okay. Sino po may ibang ano, merong average? Sige mo, ay, pa-confirm natin, ha? Kung sinong tama. Okay? So, start na po tayo so, sa una, ha? So, ito po ang Uno, Uno Plus. Familiar po tayo sa branding? Okay. Familiar naman. Sinong gumagamit po ng Uno? Si ma'am? Sino pa pong gumagamit ng Uno? So, in a bigger picture po, halos is ano pa lang, bago or gumagamit ng ibang products po, no? Ayan, tamang-tama pala yung seminar ngayon kasi may introduce namin kung gano'ng maganda ang product po namin. Okay? So, ito po ang mga produkto ng Uno. So, makikita nyo, dito is may premium and supreme. Then, meron kaming mga aggregate supply. So, nahati po yan sa stages ng feeds. Meron po kaming grower, restarter, starter, grower, and finisher. Sa baba, yung mga gamot. Later, i-discuss. So, sa uno, may tatlong K. Sabi, kalidad, kabalikan, at kita. Ito po is tagline namin kasi sa una, dapat kalidad ang binibigay namin ng produkto para maging kabalikan. Kasi kung hindi kayo kikita, kung hindi kayo consistent na hindi kami namin kayo matutulungan, hindi po tayo hindi magkakaroon ng kita, hindi po tayo aangat sa business. So, yan lang po. Sa pag-aalaga po ng baboy, may tatlo po tayong factors, which is MAN. So, in short, man. So, ito po yung tatlong factors sa pag-aalaga po ng baboy. Una, management. So, kahit anong ganda ng baboy mo, kahit anong ganda ng bigay mong pagkain, kung tayo ay hindi po marunong mag-alaga ng baboy, palpak po ang magiging babayan natin. So much din kapag ang animal natin, ang baboy natin is ang breed niya or ang genetics niya is hindi kayang lumaki, hindi maging kayang magiging performer. Kahit magandang management ang nutrition wala. Then kung nutrient naman, maganda ang baboy, magandang management, hindi naman maganda ang binibigay natin feeds, hindi rin po magaganda. Maganda ang resulta. So ito pong tatlong factors na to, ito po ang importante para maging successful po sa pagbababoy. Medyo hinihingal po ako ng pieces. Pwede bang tanggalin ko lang ang akin? Ayan. Sa tatlong factors na po ito,
Ito po ang magiging secret na sangkap para maging successful po sa pag-aalaga ko. So, any question po dito? Or may gusto pa yung idagdag? Or ano? Wala, siguro. Meron rin ako dadagdag dito. Kumari, may management, may animal, tapos may disease. Mad na yun, di ba? Galit ka na kasi hindi na kumakain yung baboy, hindi na umaano. Mad na ang magiging mangyayari. So, yun. So, ito po ang sample ng feeding guide ng uno. Ito is under Supreme po. Kung meron po kayong mga brochure, nandiyan po yan, nasa pinakalikod. So, ito po ay sample ng feeding program. So, meron po tayong Supreme and meron po tayong Premium. So, makikita po natin kapag gumamit tayo ng Supreme, mas maaga po ang finisher stage. So, makikita po, naka-color yellow po na highlight is 139 days ang matatapos po. While po sa premium lines is 143 days. So, yun lang po ang comparison natin sa kanilang dalawa. So, later i-discuss ko po. Kung may katanungan po later, sasagutin po natin. So, ito po ang susunod po is incremental feed increase ng pagbababoy. I think wala po yan sa brochure. Pwede nyo pong picturean para may guide po kayo. So, i-discuss ko po, 7 to 14 days ng baboy, biig pa lang po. Magbibigay na po tayo ng Supreme Boost. Booster po to. May nagbo-booster po ba dito? Wala po siguro. Kasi minsan, amin na visit ko akong farm, hindi na po gumagamit ng booster. Diretso ng pre-starter, right po? Or may starter na po agad o pre-starter? Pre-starter, opo. So, mamaya didiscuss ko bakit importante si booster o kaya ano ang kagandahan ni booster. Then, mag-stop po siya at the age of 35 days, minsan mas lesser, minsan mas maaga, minsan mas late. So, at the age of 36 days, mag-start na po tayo sa pre-starter. So, sa pre-starter, ano yung tagline niya? Tri-Nutri-Pro. Mamaya, i-discuss natin ulit kung ano yung Tri-Nutri-Pro. Then, makikita nyo po on the leftmost part, meron po tayong Spectrum, Tri-Polactic Doser, tsaka Iron D Supra. Familiar po dito? Hindi rin siguro. Mami, i-discuss natin yan. Then, at the age of 46, nandito na po, 46 to 80, Premium Starter, then sunod is Grower, then Finisher. So, picturean nyo po to, okay lang, kasi guide po to. Kasi ang basehan po dito, isang baboy gano'ng kadami ang binibigay na gaano kadami na feeds ang kailangan ibigay. Importante po. So next po, i-discuss ko na po si ang klase ng feeds. So ito po ang unong Supreme Breeder. So meron pa siyang, may tinatawag po tayong 40 Pro. Ano po ba yung 40 Pro? Upo na po ako. Okay lang po, naumo po. 40 Pro. Si 40 Pro at meron pong enriched vitamin E levels. Then meron din po siyang selenium. And meron po siyang 40 Pro SC500. So, i-discuss ko po isa-isa kung ano po ito. So, sa Breeder 40 Pro, meron daw siyang enriched vitamin E and enriched vitamin E level. So, buti pa siya may vitamin E, di ba? Sa mga tao, may raing iniinom para pampaganda ng kutis. So, ito po, ang vitamin E is para sa baboy, para gumanda po yung egg cells and sperm cells niya. Yung egg cells and sperm cells po, yun po ang tinatawag natin na bubuo, magpa-fertilize into egg para dumami po ang fertilized egg or gumanda po ang
kondisyon ng ating mga cells para po maging successful po ang pagbubuntis. So, ang selenium naman po, ang selenium is para po ma-improve ang stress coping mechanism ng isang baboy. Kasi po, ang baboy is meron po tayong tinatawag na gestation period. Ang gestation period, ito po ang period ng pagbubuntis. So, meron po siyang approximately average is 113 days. So, kung i-divide po natin siyang tatlo, parang sa tao, ay tinatawag tayong trimester. So, unang trimester, second trimester, third trimester. So, ano pong pinagka-importante, bakit natin dinidivide into semesters? So, sa unang trimester po, kasi kailangan ng baboy, hindi po siya ma-stress. Kasi in case po na stress po ang condition niya, or stress ang environment niya, hindi po magiging successful po ang pagbubuntis ng mga pinahin. So, pag gumamit po tayo ng FertiPro or Breeder FertiPro, meron po siyang scenario na which is naka-effect po para makapag-up sa stress mechanism. So, alam niyo rin po ba, kapag ang baboy, ang embryo niya o kaya ang fertilized egg niya is tapos na kung matutuloy ang pagbubuntis niya. Magre-return to him siya magiging dry sa siya. So, pag ganito po, kailangan din kasi meron tayong enriched vitamin E para po maganda ang egg cell, maging successful po ang fertilization para maging fetus. Kasi kapag tatlo and below, hindi po magsasucess ang pagbubuntis. And kung 4, sabi sa mga studies is 4 daw para magbunting. Pero minsan, bakit nagkakaroon tayo ng cases, mga dalawa lang daw yung ano, dalawa lang yung anak o kaya tatlo lang. Any idea po pag gano'n? Wala idea. So, ang nangyayari po kapag kumari tatlo, apat lang yung pagbubuntis, along the process, meron pong nalulusaw o kaya along sa pagbubuntis, may nag-develop pero nag-regress, bumalik. Ganun. Tapos, o kaya yung iba, nalulusaw, i-absorb ulit. Kapag hindi po nakamit yung, or hindi namit yung 4 embryos, magiging nutrients ng katawan ng baboy. Ganun po ang logic po doon. Then, ito po, ang last na magandang ingredient ng Breeder FertiPro is FertiPro SC500. So, SC500 is Saccharomyces cerevisiae, isa po itong yeast. So, meron rin po ito sa mamaya sa lactator feed. So, ang ginagawa po nitong SC500 is in-enhance niya yung development ng growth ng piglet tsaka para mag-survive along the process po ng pagbubuntis. Then, ito po ang feeding guide sa breeder. So, kapag sa unang column, day 1 to 30 of gestation po is pagbubuntis. 1.8 to 2 kilos po ang pinapakain natin. Then, kapag more than 30 days hanggang 107, ito po ay breeder feeds pa rin. Breeder feeds. Ganito po ba ang ginagawa nyo? Or any question? Or any parang different ano po? Any parang kakaibang programa po sa inyo? So, I believe ganito po ang ginagawa nyo. Sa breeder po, breeder feeds, pinapakain po siya. Ang logic po dito is breeder feeds, pinapakain pagbuntis hanggat kapag expected na po siyang manganak ng 1 to 2 weeks before, papakainin na po natin ng lactating feeds yung inahin para in preparation po kapag nanganak na po siya. Para kapag nanganak po siya, meron na po siya, madami po ang gatas. So, yun po, 1 to 107 days or 2 weeks before po manganak siya. 1 to 2 weeks before po siya manganak.
Then, lactating feeds po sa sow or sa mga anay. So, 1 week to, or 2 weeks before po siyang manganak or magkarow, is mag-shift na po tayo into lactating feeds. Then, kapag namanak po siya, sabihin po natin, may 10 siyang piglets. Ang ibibigay po natin lactating feeds sa ina, sa anay is ilang kilo po sa practice po. Ito po sabi is 5 kilograms. So, 5 kilograms. Paano naman daw pag 12 piglets daw siya? So, sabi dito, sabi sa guide, every 500 grams kapag more than 10. So, kung 12 is 5 kilos, then additional 500, additional 500. So, a total of 6 kilos po kasi may 12 po tayo na diet. Any magulo po ba or naiintindihan? Wala pong ano. So, ang ano lang po, para mabilis natin ma-digest, 5 kilograms kapag 10. Every isa, 500 grams po. Ito po ay pinapakain natin sa anay po, hindi po sa piek, ha? Then, additional ko lang din po, minsan, mapapansin nyo, bagong panganak, tapos mapapansin nyo, yung mga piek is nagtatae. Ano kayang possible na anong nangyari pag gano'n? So, ako po, ang napapansin ko kasi minsan, nagkakaroon po ng access ang mga biek sa mga lactating feeds. So, kapag nakakain po siya ng lactating feeds, na hindi naman po angkop para sa stomach niya o kaya sa intestine niya, hindi mag-digest, nagtatay po siya. So, ang magandang management po pag gano'n is, kung kaya po mas mataas feeding at feeders na inahin para hindi maka-access yung piek, hindi niya makain yung feeds ng inahin, yun po yung magandang iwas po dun. Para kapag nagtae, mahirap po kasi kapag nagtae ang piglets, minsan halo-halo, minsan iba-ibang cause. So, kailangan bawasan natin yung pwedeng possible cause po ng pagkakataon. So, sana naiintindihan niyo po yung logic, yung ano doon, yung may natutunan po kayo doon. So, ayun. Moving on, sa kapag dry period din po, nagpapakain din po tayo ng lactating feeds. Yung dry period is yung period na hindi siya buntis, hindi siya nagpapasuso. Dry sow po siya. Any question po dito sa ano, sa feeding guide ng breeder? I think okay naman po. Thumbs up naman po tayo kapag naiintindihan. Okay po? Sige po. Happy your heart daw si mami. Ito po yung sinasabi ko kanina. Ang gestation o pagbubuntis is nahahati po sa dry men. Into trimesters. So, ayan. Unang trimester, embryo formation and implantation sa uterus. So, dito po kailangan hindi stressful ang condition ng inahin para maging successful po ang implantation. Tuloy-tuloy po siya at pautumis po siya. Second trimester, this is the days na more than 30 days at 35 days to. So, dito na nagkakaroon ng bone calcification and growth. Ayan, kapag ganito po, bone calcification and growth, bakit ko na-mention? Kasi minsan kapag ang inahin, nagkasakit, nagkaupo o kaya nagtae, ano bang safe na antibiotics na kailangan ang dapat gamitin kapag ganito? So kapag ganito po ang stage ng inahin, ang safe po, ang safest po is ito po talaga ang gumamit. Pero kapag kailangan na, kung talagang maano na, kailangan na ng intervention ng medication. So, mga beta-lactams po, kaya penicillin, streptomycin, mga beta-lactams. Ang iniiwasan po natin dito is yung oxytetracyclines or tetracyclines
class po ng mga gamot. Kasi po kapag sa stage po na ganito, kapag nagturo po tayo ng tetracyclines ng gamot, nag-i-interfere po nila yung growth ng BX sa loob. So hindi po lumalaki yung BX, o kaya nagka-calcify, o kaya nagkakaroon ng parang hindi po naging successful ang growth po ng tumors. So, ito na po, sa third trimester, ito po ang importante kasi immune transfer tsaka growth finalization na po. Then, mas maganda po, after po pagmanganak, kailangan mapasusun na po natin ang mga BX. Kasi po may tinatawag po tayong colostrum. Ang colostrum po, ito po yung rich po sa inahin, sa dede, na meron po siya mga antibodies na transfer po sa inahin. So, minsan may tanong, Dok, paano pag hindi di pare-parehas ang laki daw pag nanganak? Tapos, minsan, di ba yung mga maliliit, sila yung napapagtiwalan sa dede. Yung nabubuli sila kasi hindi sila makadede, hindi sila makasiksik. Kasi may order po yun eh. Matatalino din yung mga bigig. Alam nila kung kanino yung pakilang suso sila or pakilang suso. So, ang maganda pong management kapag ganun, kapag may maliit na nabubuli, then gusto nyo mas revive or lumaki, maganda po i-batching po natin sila. Pag sinabi natin batching, kumari may 10 bigig, 5 muna, 5 muna. So, stay, si 5 muna, 5 bigig muna, then so that's 5 muna. Sa unang batch po is yung mga maliliit muna, yung mga nabubuli. Then yung sa second batch is yung mga talagang agresibo kapag nagdedate. Ay, sana na meron kayong natutunan sa ganong management. So, sorry. So, ito po is yung meron din po yan sa guy kasi wala po yung spectrum and spectrum plus. So, ano po ba ang spectrum? Familiar po kayo kay spectrum? I think hindi. So, spectrum is gamot po namin. Meron po siya vitamins, minerals, amino acids. So, ito po is pampagana at pampabust ng immune system. Kapag may spectrum plus, yung plus po is meron naman siyang antibiotic. So, when to use plus po, kumari, bagong walay, bagong luta siya, bagong ano, ginagamit po natin sa spectrum plus kasi stressful condition po ito. Minsan magtatae, minsan mag-aaway, minsan magkakaroon ng separation anxiety. So, kailangan natin i-boost yung immune system gamit po yung amino acid, vitamins, and minerals. Then, additional antibiotics po yung sa spectrum plus, kailangan po straight 3 to 5 days po ito. So, bawal po tayo mag-stop na parang isang day lang sa spectrum plus, hindi po pwede. Kailangan tuloy-tuloy po kasi nagkakaroon po tayo ng antimicrobial resistance. Baka yung antimicrobial resistance po, for the information of all, baka ngayon effective pa si antibiotics. Then, the next time na ginamit mo, hindi na siya effective. Kahit po, nagkakaroon na po tayo ng resistance. So, kapag gumamit po tayo ng antibiotics, kailangan sinusunod natin yung sa likod. Sabi, give 3 to 5 days o kaya 5 to 7 days. Kailangan tuloy-tuloy para maging effective. And po, ito siya, spectrum. Meron po tayong mabibili ito sa shield. So, spectrum has multivitamins, amino acids, minerals, and electrolytes. So, kung iisa-isin ko po ito, si multivitamins, pang-booster po ito ng immune system. Then, amino acids po is bukod po sa pampagana is pampalakas po ng katawan, minerals, and electrolytes. Ito po ay supplementary, pampaboost po ng katawan. So, kailan po ito ginagamit? Stressful condition, weaning, and vaccination. So,
pwede po natin gamitin si Spectrum Plus. Dok, every kailan pa ginagamit si Spectrum? So, ito po ang paggamit po sa mga multivitamins, sa mga minerals, is as needed po. When we say as needed, hanggat may supply ka o kaya kung gusto mo, sa tingin mo, performer ang Spectrum, pwede po araw-araw to. So, wag lang sa sobra. Kasi, sumunod lang din po tayo sa 1 teaspoon, 8 liters or 2 gallons for 7 days or more. Then, kapag gumamit tayo ng Spectrum Plus, ito na po yung merong antibiotics. So, ito po is kailangan natin sundin na kasi may antibiotics na po siya. So, ang antibiotics niya is doxycycline and thiamulin. Then, yun nga po, yung mga amino acid vitamins. Ito naman po ginagamit natin kapag, for example, sobrang init, tapos umuulan, tapos yung mga piit natin o kaya inihin natin, medyo matanglay, nag-off feeding, medyo hindi kumakain ng maayos. So, pwede po natin gamitin po ito. O kaya kapag medyo napapansin nyo, nag-start sila sa isip po, o kaya nagkakaroon ng scouring. Scouring is patata eh. So, pwede po natin gamitin si Spectrum Plus for 5 days po. 10 grams for 8 liters na. Any questions po dito sa dalawang gamot? I think klaro naman po. Finger hand naman po tayo dyan. Ayan, common problems po kapag nag-breathing tayo. So, papakita ko po ang common na nakikita natin kapag nag-breather tayo. So, ang tawag po dito, ang acronym dito is SMEDI. S-M-E-D-I. So, SMEDI or stillbirth. And M for mummify. E-D for embryonic and infertility. So, possible causes po, marami pong possible causes po to. Una, virus, pwedeng bacterial, pwedeng management dahil sa stressful condition. So, ito po ay minsan nagkakaroon tayo na minsan successful ang breeding program, minsan hindi. So, meron po ba dito naka-experience na lahat nagka-abortion? Nagka-abort or hindi po lahat naging successful ang breeding? Okay naman po. Or anything na mapapansin nyo yung anay is namanak po na parang luto yung color black na, mummified na. Meron po. Meron. And stillbirth yung buko siya pero patay siya pag lalabas. Embryonic death, nag-abort, maliliit, nakikita natin. Infertility, kahit ilang bulok mo na, kahit ilang service na siya, hindi pa rin siya hindi successful ang breeding mo. So kapag ganito po, marami pong possible causes. Una, virus, may tinatawag tayong parvovirus. Sa swine po to, hindi po sa aso. So possible po siya ng cause ng mummify. So, meron rin tayong tinatawag na PRRS, porcine respiratory and reproductive disease, systemic disease. So, minsan napapansin natin, inuubo, tapos infertile siya, hindi siya naging successful. So, possible cause po siya. Minsan, leptospirosis, kapag meron pong mga daga, daga sa atin, then umiihi ang daga, nagkakaroon ng access, bumabaha, pwede possible po yun na abortion. And so, ang magandang control po dito, nagkaroon po tayo ng magandang record sa ating farm. So, kailangan po, alam natin kung kailan po sila nabulog, o kailan po sila na AI, o kaya na natural mate. Tapos, kailan natin expect na mga anak, o kaya kailan sila na kailan ang expect natin silang tawag dito, mag-inhit ulit para through records po kasi nare-reveal natin kung ano yung problems. So, at first trimester,
successful, hindi successful ang fertilization niya, meron mong indicated na disease. Ganyan din. Makita, maganda po, ma-record natin na maganda. Kung nanganak siya, pantay-pantay na ang abortion niya, pantay-pantay ba ang laki o hindi. Kasi malay natin, along the process po ng pagbubuntis, ang nagkaroon ng problem is sa first trimester pala or second trimester pala. Then, pag ganun, magkakaroon po tayo ng magandang recommendation like vaccination po sa ating mga baboy. Vaccination for TRRS o kaya vaccination for parvovirus o whatever po na medication na kailangan na about dun sa abortion. Ito po, tulad lang kanina, so ang medication kapag nagkakaroon tayo ng problems, pwede po gumamit ng Spectrum or Spectrum Plus. So nandito na po tayo sa lactating, uno supreme lactating. So ang lactating ay meron po siyang Colostrum Pro. So ang Colostrum Pro is ang ibig sabihin po nito, yung Colostrum is yung milk pro parang pampaganda. So ang ginagawa po nito is pampagdami ng colostrum or ng milk. So kapag marami pong gatas ang inahin, marami pong makakain ng bihig, malaki po ang laki ng bihig. Ganun lang. So, ang colostrum po ay meron po siyang SC na Saccharomyces cerevisiae. Ito po ay klase ng yeast. So ayon po sa pag-aral po natin, kapag meron po tayo SC, mas improve po ang quality ng ating mga ng ating gatas. So ito po is isang graph na meron ang feeds is walang SC at isa is meron SC. So mapapansin niyo po dito kapag may SC sa feeds is mas marami po ang kanyang gatas. Then ito naman po isang pag-aaral din. Kapag meron po tayong Saccharomyces cerevisiae, ang IgG po is antibodies na napapass through colostrum ng nanay sa inahin. So kapag ibig sabihin lang po nito, in simple terms, mas malakas po, mas immune po ang napapasa na antibodies sa piig galing po sa inyo. So ito po example po ng lactating ng feeding guide. Then, ito po yung na-discuss po din kanina. So, magbibigay tayo ng lactating feeds 1 week or 2 weeks before expected nating manganak. Then, kapag during nagla-lactate na siya or nagpapadede na siya, then in dry period po. Yun. So, ito po. Kanina, Spectrum and Spectrum Plus lang. Ngayon, bakit may worm buster na. So, pwede po tayo, common tanong po doon, pwede po ba deworm o kaya magpurga kapag buntis? So, sa pagkakaalam niyo po, pwede or hindi? Pwede po. Tama po si sir. Pwede po tayo mag-deworm as long as 2 weeks before portion. Pag po tayo na mas safe po mag-deworm kapag 2 weeks before ng expected nating panganganak. Kasi po, ano po bang, bakit daw kailangan mag-deworm kapag nanganganak? Kasi meron po tayo mga bulate na napapasa through placental sa placenta po ng nanay into the piig. Meron po tayong mga bulate na papasa into galing pagsususo, pagdedede, meron po tayo worms or bulate na papasa kapag nag-nose to nose or nag-mouth to mouth, direct contact ang mga baboy daw. So, ayun po, tama po na pwede po tayo mag-deworm as long as expected natin mga baboy. Okay po, ito po is familiar po kayo sa booster feeds ng uno?
I think this is medyo bago po sa lahat. So, Uno Bus po. So, Uno Plus Supreme Bus or Premium Bus. Ito po ang feeding guide niya. So, binibigay po siya as early as 1 week to 5 weeks po ng BF. So, ang booster po is ano ba ang ginagawa nito? So, ano ba meron sa booster? So, ito ang Uno Bus. Meron tayong tinatawag na Immuno DigiPro. So, meron po siya tatlong components, which is yung probiotics, digestive enhancers, and palatant. So, ano po ba to? Anong tatlong to? Importante po to sa BIEC kasi ang probiotics po is pampagana. Parang sa yakult lang po, di ba? Everyday nagyayakult para maganda daw ang gut natin, ang normal flora and fauna ng ating gut para mas pag mas maganda po kasi ang gut is yung digestive system po natin. Pag mas maganda po ang digestive system natin, mas nako-convert po ng katawan ng nutrients, mas maganda po ang performance ng diet kasi lahat po ng nakakain niya is nako-convert niya into nutrients. Then, meron po tayong tinatawag na digestive enhancer o pampalakas ng panunaw. So, ayun lang din po ang mas madami ang nakukuhang sustansya po kapag agad kasi natin na-introduce ang booster feeds sa baboy natin. Minsan kasi nag-start tayo sa pre-starter. Minsan mapapansin natin pre-starter agad. Minsan nagkakaroon ng pagtatay talaga. Nagkakaroon tayo na minsan di ba nilulusaw muna natin ng tubig yung mga feeds para ginagawang lugaw. Para konting angkupin natin yung BIEC para sana yung digestive system niya para makain yung mga gusto. So sa booster naman po is okay din po na itunawin natin siya gamit ang water tapos konti lang po pinapakain natin sa BIEC. 20 grams lang po to sa first week. Tapos unti-unti po tinadamihan kada week para po yung gut po ng ating BIEC is okay. Kasi kapag sa una pa lang po is maganda na ang gut system natin, ang bituka, ang stomach natin, along the process po, mas maganda po ang magiging performance niya po hanggang dulo. Kasi kung sa lately hindi po mag-develop, hindi maganda ang development ng growth ng gut system natin, doon po tayo nagkakaroon ng kahit anong pakain natin sa baboy, hindi siya lumalaki, hindi siya tumataba, hindi siya tumataba. So, ayun po si booster. Then, lastly is yung palatant. Yung palatant po is pampasarap po ito. Ganun lang po ang logic dito. Pampasarap para ganahan po ang BIEC kainin para masanay po siyang maraming kinakain. Kapag nasanay siyang maraming kinakain, hanggang dulo, hanggang end, a finisher, masarap siyang kumain. Nauubos yung ginigin natin. Kahit kapag nauubos yung agad pagkain natin, mas malaki po ang nagiging growth niya. So ito po, sample schedule natin kapag nagbibigay po tayo ng booster. So sa dito po sa pangalawang leftmost, meron tayong IRD po dito. So IRD is iron. So sino po nagbibigay ng IRD sa mga BIEC? Lahat siguro, iron. Familiar po kayo sa iron? Iron. Importante po ang iron mabigay at least third day po ng BIEC. Sa tingin niyo po bakit? Kasi po ang BIEC is minsan mapapansin niyo maputla or maputla. Yun. Maputla siya kapag panganak kasi nauubusan na po sila na hindi po sapat ang iron na galing sa inahin into baboy, then nauubos siya at the third day pa lang po ng BIEC. So,
kailangan ma-inject po natin ng iron at least 30 pa lang po ng bago. So, ibang practice po at the 30, nagkaabon na po. At the 30 pa lang po, nagkakapon na, nagtitail duck na, pinuputulan ng buntot, o kaya nagtitail clipping na, then nagsasaksak na ng bakuna, o kaya kung ano-ano meron kayo vaccination, o kaya any other. Kasi po, may tinatawag tayong one day stress sa lahat. So kapag one day stress, nagsaksak ka na ng iron, pinutulan mo na ng buntot, tapos teeth clipping ka na, then para isang stress lang siya. Ang medyo mahirap lang po doon kapag one day stress, minsan meron tayong mortality or namamatay. Then yung tricolactic doser po is antibiotic contrimoxazole. Kapag nagtatagi po ang mga bigay. So, namaya i-discuss ko po ito kung paano gamitin. Then spectrum and spectrum. Then, ayun po, nasabi ko lang, iron D, iron for prevention po ng anemia o pamumutla ng ating mga biek. Binibigay po ito 2 ml per piglet at 3 days old. Iba po binibigay 10 days after pa. Pero ako po, suggestion ko is early, 3 days pa lang mabigyan na po natin ng iron. Then, tripolock pig doser is a TMPS. When we say TMPS po is an antibiotic po to. Minsan nagkakaroon tayo ng scouring sa ating mga biek. So, kapag nagtatagi na po to, pump lang po to 1 ml every 2 kilograms ng biek. So, yun po. Spectrum and Spectrum Plus, na-discuss na po kanina. Then dito na po tayo sa natapos na po tayo sa breeder, sa lactating, sa booster. So dito na po tayo sa pre-starter. So sa pre-starter po meron tayo tatlo ingredients na naman, which is ang tagline po is Trinutri Pro. So meron po tayong lactose, casein and plasma protein and Rovimin Plus. So ano po ba yung tatlong to? So lactose is a form of sugar sa ating form of sugar sa saccharides po to. Kailangan po ng mga biek para po ito mag-provide po ng energy. Then casein and plasma protein, since lumalaki po ang baboy, kailangan po nila ng sustansya or kailangan po nila ng source of protein. So ito po ang meron po sa pre-starter, casein and plasma protein para po lumaki po ang ating mga biek. Then lastly po yung Rovimin Plus, ito po ay multivitamins for tissue formation and growth. If ever na disease man in this process, meron pong vitamins na mismo yung ating feeds. So, ito po ang mga challenges kapag nag-weaning po tayo or kapag naglulutas, kapag naglulutas na. So, marami pong nangyayari po dito kapag ganitong stage minsan, maraming namamatay, nag-disgrasya. So, ito po yung mga sample na stressor or mga possible na challenges kapag naglulutas. So, una, liquid to solid feed. Dati sanay siya sa dede lang, sa pagsususulap. Tapos papakainin natin kagad ng pre-starter. O kaya papakainin natin agad ng booster. From solid to liquid pa lang po, challenge na po yun sa gut niya. Kaya ang magandang gawin po dito is gradually po natin. Una, ang feeds medyo binabasa muna natin. Nilalagyan ng water, okay, nilugugaw natin para konti-konti nagiging solid po ang food niya. Kasi merong practice po ba dito na agad kapag pinapakain natin ng feeds is solid feeds na kagad.
So, kayo po, baka mapansin nyo po kapag solid fits agad, abrupt, or biglaan na bigay ng fits, magtatain mo sa gut. Ang tawag po doon is gastric upset kasi ang gut po nila is angkop para sa solid. So, magandang management po doon. Gradually, or transitionally natin from pagdedede, puro gatas, nabibigyan natin ng booster feeds. Yung booster po is, pwede na muna natin pastiin, konti-konti, tapos pinapakain natin, tapos kapag nag-pre-starter na, o kaya kung start kayo ng pre-starter kagad, o kaya booster, into solid, pakonti-konti. Kasi kapag binigla po natin, magtatae, possible, ang pagtatae pa ang maging cause ng death. Tapos low feed intake po kapag naglutas. Baboy, kahit po baboy yan, minsan nagkakaroon po sila ng separation anxiety sa ating mga inahin. At the age of 28 or age of 35 days po, iniwalay na natin sa nanay nila yung diig. Nagkakaroon po sila ng anxiety o kaya namimiss nila yung nanay nila. Meron po silang ganun. Kahit hayop po sila, meron po silang tinatawag na anxiety. Kapag sanay po sila sa laging ganitong situation, tapos hiniwalay natin, so hindi po sila kakain. So ang magandang management po kapag nagkakaroon ng before natin hiwalay o iwalay, is una magkaroon po na sila ng schedule. Kuhari, morning, iwalay muna natin si nanay sa kanya, kakain muna si anay. Tapos after kumain ng anay, balik po natin si anay. Ito po is stage na po to before iwalay po to. Na? Ganun po ang magandang management. And then, after na, before po totally iwalay, ayun po, sanay na po sila nawalay. Ganun po. Then, sunod po is immature digestive system. Yung color red, nasabi ko na po yan kasi hindi po maayos ang transitional into dede into feeds. Okay, magkakaroon po tayo ng pagtatae. Then pathogens, yung mga pathogens, ito po yung mga sakit. So, example, E. coli, marami pong pwede cause ng sakit. Magtatae, respiratory, magtatae, o kaya sa skin disease. So, challenges po ito. So, para po maayos ang ating maging successful ang pagwawalay po natin, kailangan malinis po lagi ang ating mga kulungan, kung saan po nag-i-stay, kung pumapasok po ng kulungan is also malinis, hindi galing sa may sakit na baboy, kaya hindi galing sa ibang lugar na infected ng ganitong sakit. Then, change in environment po. Kung kapag mainit, tapos umuulan, kakaroon din po sila na nagda-down din po yung immune system. So, magbigay po tayo dito na spectrum. Yes. Any question po doon sa ating pagwawalay? Any clarifications? I think wala na po. So, ito po feeding guide or schedule kapag mag-pre-starter na po tayo. So, kapag pre-starter po, pwede rin po tayo mag-deworm or mag-purga. Any other pagpupurga po na schedule na alam nyo? Kasi meron po, common practice po sa amin, sa pagbababoy, every change of feeds, nagdi-deworm po. For example, pre-starter to starter, mag-add na po ng dewormer, then starter, starter to grower to sure, magbibigay po. Pero dito po is, sa feeding guide natin, is magbibigay tayo sa pre-starter and sa grower stage. So, any revision naman, o kaya kung ano na kagis na practice mo po is okay naman. Basta okay po kapag effective naman po sa inyo. So, ito po, over Buster,
Worm Buster is ang gamit, ang produkto ng Robina as pagpupurga. Then, explain ko po yung isa-isa mamaya kung ano po yung components niya. Then, Spectrum and Spectrum Plus. Yeah. Ito po is, nasabi na rin kanina, yung mga stressors po kapag nag-lutas tayo. So, elaborate ko lang din, new diet, new environment, new pen mates, minsan sa sobrang dami ng biik. Tapos, ipagsasama po natin sila sa isang pen, mapapansin natin nag-aaway sila, nagbubuli po sila. Kasi alam po nila kung sino yung mga kapatid nila, same litter po nila. Maganda po talaga is, iwalay po ang mga magkakapatid, magkakabatch. Kasi meron din po silang order. Nagkakaroon po sila kung sino yung alpha, sino yung ano, nag-aaway po sila, nagkakagatan po sila. Tapos, temperature change, hunger and thirst, fatigue. Ito po yung minsan, pag-stress na stress, hindi ko makain, kung sakit. Tapos, fatigue po, kapag malalaking farm kasi, isang bahay, si weaning stage o kaya si farrowing stage. Tapos, pag nilipat po sa ibang pen, since mabibigat silang baboy, lakad sila, o kaya mainit, naglalakad sila, napapagod po sila. Minsan sa sobrang hindi kaya ng katawan nila, ayun po, humihinang kumain, o kaya namamatay. So ito po ang schedule ng starter feeding program. Nasa brochures naman po yan. Then, ito, medyo malapit na po tayo matapos, last 3 feed type na lang po. So, uno, Supreme Starter and Premium Starter. So, ano bang meron kay Starter Gain Pro? So, meron po siyang dalawa. Una, high quality proteins, and pangalawa, appetite builder. meron po ba dito agad nag-i-start ng starter fix na? Wala po. So, tama po yun. Kailangan mag-brief starter before po tayo mag-starter. So, sa starter po is, ang age po nito is nasa 45 days na or more than 45 days na. So, ang kailangan po ng katawan ng baboy dito is maraming protein naman. Kapag maraming protein, malaking muscle, ang malaking muscle, malaking laman po yun. So, dito po nagbibuild na, ito po yung stage na kailangan. Ang baboy is nakaka-receive na po ng maraming amount ng protein para magkaroon po siya ng mas mabigat, mas maayos. Minsan po, mapapansin natin kapag nagkikilo po tayo sa baboy, kahit ang laki-laki niya po, maliit, makapal yung taba, manipis yung laman. Ang nangyayari po dun, kasi mas mabigat po ang muscle mass, tapos mas ano po siya, mas mataba, kahit malaki siya, malaking taba, so hindi po siya angkop sa kantado po. Unlike naman po sa mga kumarang naglilitsyon o kaya nagchichicharon, kapag nagchichicharon po kayo, ang mas gusto po nila is mas mataba po, right? So kapag ganun po, may other program po sila sa papakain, may discuss po. Then, after po ng high quality protein, may appetite builder po tayo, which is composed po ng vitamin B para po pampalakas ang pag-inom. So, ito po ang components ng Starter Gain Pro. So, ito po yung guide ulit. So, mapapansin niyo po, Robicom Check dito, o kaya Spectrum. So, nakarinig na po kayo ng Robicom Check. I think hindi ba? Robicom Jet is injectable naman po to, produkto rin ng Robina, na B-complex po. Ang B-complex, boostative po yan, ang appetite stimulant, tsaka pampaboost immune system. So, saan po kayo nag-i-inject or nag-ano ng mga gamot? Sa leeg. Kanan po ba nag-i-inject dito sa may pige? Kaya sa may kwet? Oo, ayun po. Yun po ang
pag-inject po sa baboy, ang magandang site po for intramuscular or IM is dito po sa may leeg, at that base po ng ear, may triangle po dito, at the tip ng scapula or yung shoulder blades, tsaka hanggang dito sa base ng leeg. So yung triangle lang po yun, yun po yung angkop para magkaroon i-inject yung ating mga intramuscular mga gamot. Meron rin pong practice dito sa may pigi. Pero ako po hindi ko medyo sinasuggest, pero pwede po siya, possible po siya. Bakit po? Kasi minsan kapag nasa market na po, nasa palengke na, tapos bumili tayo ng parte na banda dito, minsan mapapansin natin masabaw o kaya medyo yung quality ng muscle, laman is hindi maganda. So possible effect po yun ng kapag nandito sa may kwitan o kaya sa may pigit, sa may hamstrings, nagkakaroon po ng reaction. So instead na maganda yung quality ng laman, pumapangit po siya. So unlike po dito kasi sa may mga sa may leeg, although kailangan careful lang po kayo, kailangan nasa muscle side po talaga siya, mas kapag binenta po kasi natin yung laman sa may leeg, hindi naman masyado meticuloso ang mga buyers natin. So yun lang po yung karagdagan kaalaman. Ayan po, Robicom Jet is a B-complex. Tapos, 2 ml twice a week. So, kapag may sakit, pwede namang as needed every day. Ginagawa po nito is to boost yung appetite, then proper immune function ng growers. Grower stage po. Then, Spectrum and Spectrum Plus, na-discuss na po kanina. Then ito po, grower feeding stage. So, mapapansin niyo po, ito po ang pinakamahal, tama, sa feed po. Tama po, kasi dito po, protein talaga. Ang protein po, mapapansin niyo, pataas ng pataas ang presyo ng feeds, tama po ba? So ito po kasi ang nagiging common problem po ng mga naggumagawa ng feeds is pamahal po ng pamahal yung soybean. Kung soybean po is galing pa po ng US o kaya ibang bansa. So kapag ito po kasi yung pinaka main source ng protein, so kapag ganyan po is pamahal ng pamahal, pamahal po talaga ng feeds. So yun po ang reason to go. Then, may isang farm po ako na nabisita. Ang naging technique niya po is, nag-start po siya ng pre-starter, tapos hindi siya nag-grower, nag-finisher siya kagad. Tapos, ang naging resulta po ng baboy niya, hindi po umabot ng 60, 70, 80 kilos yung baboy niya. Bakit daw ganun? So, sa madaling salita po, na-skip niya po yung grower feeds. Ang grower feeds po is mostly composed po kasi ng protein. Kung hindi po, hindi, ang katawan po kasi ng baboy, may daily requirement po sila. So, kaya ang feeds is, may specs na siya na kung ano ang kailangan talaga ng baboy para lumaki that day, yung optimum growth rate niya is nasa feeds na. Kung hindi, ang cup or yung pinapakain mo is kulang or hindi tama, so hindi po talaga lalaki. So, ang akala niya po is kasi kapag nag-finisher niya, pag nag-finisher na, mas malaki. Kasi akala niya finisher is, ang finisher is mas malaking protein, mas madaming protein, mas lalaki ang baboy kasi finisher na nga daw. So, hindi po, true din yun kasi sa finisher, may mamaya i-discuss ko kung ano bang meron sa finisher. So, kailangan po dumaan sa grower stage. May question ba, sir? May question ba, sir? Okay.
Pakastahan po, yung guilt po, tama. Ang maturity po ng guilt is mag-start na po at the 6 months. 6 months pa lang po, pwede na po maglande. Pero hindi po po agad nating pinapalbulong o pinapag-made kasi medyo bata pa po siya, talaga pa po siya. Meron rin po tayong practice kapag meron po at the age of 4 months pa lang ang guilt o yung babaeng ang babaeng baboy, meron siyang kasamang mga bor, meron siyang mga kasamang butakal para agad po siya maglante. Yun po ang tawag. Ini-introduce na natin yung amoy ng bor para agad po siya maglante. Pag agad po maglalante, agad po magmamature yung reproductive system niya, mas mabilis po ang sahig. Mas mabilis po ang masyadong matagal po siya magdalaga pag ganun. Ilan ang experience mo sa'yo? 8 months. Pag ganun po kasi siya, meron tayong tinatawag na gonadine, which is a hormone, sinasaksak. Di ko lang sure kung commercially available. Pwede po siya ibigay. Ang pinaka time limit niya is 8 months and dapat 8 months doon ka naman sa. So, pwede po din, ginagamit din po yung ganong hormone kapag nagkakaroon ay na synchronized heat po. Familiar po sa inyo yung synchronized heating, yung sabay-sabay po sila maglalandi, sabay-sabay po sila sa service at o AI. Yun po. Kapag may additional questions po kayo or meron po kami, introduce ko mamaya FB page namin, namin, pwede po through online consultation. Okay. Moving on sa grower stage po ng field. So, meron, ang grower po is may 45 amino acid levels. So, a faster growth rate po and muscle formation po. Pampalaki ng katawan. Eh, ito po, schedule niya. Nasabi ko na po. Then, ito po, ito lang din yung nasabi ko kanina, kailangan yung grower stage is kailangan niya talaga makain. So, kailangan sumusunod po tayo sa feed guide. So, pwede rin po at this stage recommended na magpurga at grower stage, ayun po, one sachet per head, 30 to 35 kilograms, each heads po po. Then, ito po yung feeding guide. Then, nandito na po tayo sa last, sa finisher po. Ang sinasabi po sa lead, finisher is lean pro. Ano ba yung lean? Ano ba yung itsura ng lean na tao? Yung lean na tao po is mamuscle, hindi po siya mataba. So, ang nangyayari po kasi sa grower, pag mataas po ang metabolizing energy niya, tumataba po siya, nagkakaroon po siya ng taba. Dito naman sa finisher stage, binabawasan niya po yung taba para maging muscle po. O kaya, mas magkaroon siya ng laman. So, meron po siyang compost of chromium. Ang chromium po is minerals. So, ang ginagawa po nito is papalin nga po. Then, ano po dito ang experience ko, kapag nag-lilitsyon po, hindi na po sila nagbibigay ng finisher, puro grower na po. Kasi ang intended po ng grower is medyo malaki ang taba, malaki ang taba. So, kapag malaki ang taba, ay litsyon, nag-chichicharon, sorry. Pag nag-chichicharon, mas malaki ang taba, mas gusto po ng customer. So,
Kapag tayo naman na nagbebenta sa palengke, di ba, minsan binabarat tayo ng mga bumibili, gusto, sasabihin mataba, ganyan-ganyan, hindi malaman. So, ang magandang gawin po is tapusin po natin hanggang finisher para mas maging lean, mas maging malaman po ang ating mga baboy. Na-gets po? Tama? Okay. Ito po ang finisher lean pro guide. So, dito mapapansin natin kapag gumamit tayo ng supreme or premium is may almost 4 to 5 days difference po yan. So, ayan. I think available po dito is premium. So, okay dito ang premium. So, Spectrum and Spectrum Plus, discuss na po kanina as supplement or as needed pag wala ka sa kapatibay. So, yun lang po at natapos ko na po ang mga feeds ng uno para sa baboy. Yun lang din po. Gusto ko sasabihin na alaga ka sa uno kasi sa amin, meron po tayong mga trained na technician kapag consumer ka o kaya consumers ka o kaya bumibili ka ng products namin, mga technician, pwede silang pumunta sa inyo. O kaya kapag kabalikat uno or once na kabalikat or kasama ka sa program namin, may mga visits po, ng vet visits, like ako po, dito na po ako sa area. So, kapag may questions o kaya may health problems or may consultation, agad po ako nakakapunta sa mga farm school nila. Ayun. Then, ito po ang FK group po namin. Uno plus kabalikat community. So, pwede po kayong sumali po dito, mag-join. Kapag gumagamit po kayo ng uno, then dito po pwede po kayong mag-post na mga questions nyo. Kung kari, Dok, nagtatai po. O kaya, Dok, may ganito pong sakit. Ano pong pwedeng gawin? Kaya, meron rin po kaming mga prices dito. Kung kari, mag-post ka ng picture kasama yung mga alaga mo, then mananalo ka ng isa sa feed. Ganon. So, maganda din po to. Mag-join po kayo dito para minsan mababasa niyo o kaya kapag may tanong kayo, minsan nasasagot po na. Meron din kaming FB page, Uno Plus app. Uno Plus feeds and Agri Event Supplies. Like nyo din po yun kasi minsan every month po nag-live kami, may libreng seminar po kami. May mga iba't ibang topics po kami. So, kapag may social media po kayo, may FB po, okay, YouTube, na-upload mo namin yung mga videos po. So, ayun. I-end ko na po ang unang topic for the feeds. Then, I hope so na marami po kayo natutunan at marami po kayo nakukulit na aral sa aking discussion, sa unang discussion. May susunod po na discussion about products naman ng mga gamot. So, ayun po. Any questions po? Una pa, palakpakan naman yung pangsabihin. Maraming salamat po sa time, sa pakikinig. And I hope na marami kayo natutunan at marami kayo napulot na aral sa akin. In case naman po na may supplementals na tanong kayo, siguro meron tayong 15 minutes open forum po para sa mga questions po natin. So, ayun. Any questions po about sa feeds o kaya sa... Sige ma'am. Ay. Questions po. Okay, kung nagugutom po kayo, inom muna kayo. Kain muna. 5 minutes break muna po. Habang nag-open forum. So, please raise your hand na lang po kapag may tanong o kaya may gustong malaman. Masasagot. Ma, may tanong ka? Thank you.
Okay po, ang question nyo ma'am is, sa pagpili po ng alay. So, meron po tayo sa malaki pong production na ginagawa tayo. Una is grandparents or GPP, grandparents traits. Yung unang nanay mo kasi, yung pinaka-grandparents na magiging parents ng production mo, una, kailangan mas mahaba. Mahaba po ang ano niya, mahaba ang length niya. Sa tingin po, ano po ba ang bakit mahaba pag pumutili? Any idea? Wala po. Kapag mas mahaba po ang ating mga inahin, ibig sabihin mas marami po siyang capacity na pagbuntis po. Nag-get your logic? Mas mahaba, mas malaking capacity. Ito po ay base din sa pag-aaral dito. Then another pong trick is, maganda po is at least 18 po ang dede po nila. Kasi ibig sabihin ng 18 ng dede o kaya more than 18 ng dede, mas marami ang capacity ng mga anak. At kapag nagkaroon ng more than 18 na BA, mapapasusunod lahat. Buhay na susunod. Okay. Then another po is kailangan ma-review na rin po ano klaseng breed o anong klase kung land race ba siya, kung large white ba siya, ayun po. Kung wala po kayong idea, meron po tayong siguro around here na nagbebenta po ng mga pure breed, which is yung pang ano po talaga. Kasi sa production po, hindi po, kapag malaking production po, ang nangyayari po kasi, merong mag-produce ng para sa guilds na pang selection na magandang traits, sila po yung mapipili para maging nanay. Yung hindi po mapipili pag nanay, sila po yung magiging papi. Kung may question po may about sa breed or mga ano, masasabi ko lang po, large white, commonly na ginagamit po sa Philippines and land race po. So, any mix po ng dalawa, pwede po yun. Then, meron po tayong durok o kaya piebald na breed rin po ng baboy na minsan minimix po natin in combination dun sa mixed breed po ng dalawang yun para mas malaki po ang growth rate niya and mas malaki po yung muscle mass. Yes, sir. Okay, so ang question po is, una naisip ni sir is for production, for fattener. Tapos, gusto niyang gawing breeder. Kasi nakita niya sir na maganda yung katawan. Okay siya. Ganun po. Oo, maganda. So, ang magandang gawin, ang case-to-case basis po kasi siya, magiging para sugal din para sa inyo yung ganung program. Kasi, bibigyan niyo po kasi siya ng feeds na hindi na pang-fatpa in the case na kailangan at early at ganitong age pa lang is nabigay niyo na as breeder feeds. Then, ang nangyari is finisher na siya. So, ang hirap po. Pero, pwede naman siya. Ang mahirap lang, magiging sugal lang siya sa inyo kasi hindi natin din alam kung magiging performer siya, kung maganda ang magiging resulta ng ganong system or ng ganong pag-change of feed. So, pwede po siya kaso magiging sugal. Kumbaga, intended po kasi siya for fattener at sa breeding.
So, pwede siya in a sense na makakanak naman po siya, magkaka-production naman po kayo. Kaso nga lang, yung katawan niya is na angkop na para sa fattener stage or future stage. So, ang gagawin niya na lang po siguro, suggestion ko dun, is una is gradually niyo i-change into breeder feeds po. Then, kung okay, maganda ang resulta, okay po siya. Pero sa akin, sir, is, at ang maganda po kasing system kapag, as a management, kapag mamimili na tayo ng mga inahin, una, kailangan magandang mapili natin, then kailangan decisive na po tayo. So, ito, inahin ko talaga. Ito, pang finisher ko siya. Hindi po yung pwede yung at the end, gagawin natin breeder. I think na nasagot ko yung answer, kaya nasagot ko yung question niya, sir. Isa-service po. Ayun po, kanina, 6 months sabi dun sa pagdadalaga or unang hit. Pero minsan 4 months pa lang nakihit na. So, minsan din natatapos ang hit within 21 days ng hit cycle. So, based po kasi yan sa body conformation ng ating mga inahin muna. Titignan muna natin, baka masyadong bata pa o masyadong maliit pa para kapag sinervisan natin, ini-eye natin o kaya natural mating, kaya ba niya yung board? Kaya ba ng malaki ba yung katawan niya, capacity niya? Yun po kasi mahirap kung pang ilang hit kasi minsan maraming beses nang mag-hit. Ang magandang answer po dyan, sir, is titignan natin kung inahin is okay na, maganda na yung katawan bago natin i-service. Mahirap po kasi masyadong maaga natin ini-eye o kaya ni natural mating, tapos nag-successful po ang ating pagbubuntis, tapos ang lumabas is konti lang, mga 4-5, gano'n. Sayang po yung days na dapat na nakapag-produce siya ng 8 or 10 or more than 10. So, okay lang po na maghintay tayo ng an additional 1 month o kaya kung sa tingin nyo kung okay na yung katawan niya para ma-servicean o kaya ma-AI o kaya natural thing. So, yun po yung magandang sagot doon sa body confirmation po. Any question or additional information na kailangan nyo po? I think okay na po. Sige po, inom kayo or ihi or ano para naman magising-gising po tayo. Red tubig sa dito. Sige. I think... May tubig pa po tayo. I think, before po tayo mag-proceed, any last questions po, last question po, before po tayo mag-proceed dun sa product, mga gamot. Tayo, sir. Dok, yung... Oh, I love taking kids on board.
dapat video. Di naman po sila ng papasuso. Dapat video. Greeter po yung isang mahal. Mahal ang magdito yun. Hindi may lisod. Nasa body confirmation din po sila. Pero, ay, ayaw na guilt po na yung first time niya pala. Usually, sir, is 6 months. 6 months to 7 months to 8 months, nandun na po yung first breeding season po nila. Kamusta po pala ang breeding po dito? Natural mating po ka or AI? AI na po. Natural. Ah, yun po. Meron din po kasing advantages and disadvantages yung AI. Yung AI medyo magastos, yung natural mating. Yun nga po yung na-discuss ko kanina po, meron na kayong bore sa mismo farm nyo, yun na kayo gagastos, sila na yung ano, mas mabilis yung heat ng mga gilts. Sir? Thank you daw po sa ating bilik. Ano lang din po, minsan kasi, actually matatalino din po kasi yung mga ano, may affection din po sila sa mga inahin po nila. So, ayun lang din po. Minsan, baka meron nakakain ng lactating feeds yung nanay, dinidilaan din ang anak kasi mas masarap din. Additional information din po pala sa booster feeds. Kasi mostly is gatas tuto or parang tinatawag natin na main component niya is gatas. So kapag binigay na po natin ng morning, kailangan maubos niya po. Then masisira po kasi siya kapag hindi natin nalinis in the afternoon. Ano po? I think maraming okay na and palain na rin. So, mag-proceed po tayo sa pangalawa. Saan kay Anan? Hindi si. Kay Anan si. Okay po, good afternoon po ulit. So, nandito po ako ulit para i-present yung Robicam product. So, ito po ay mga commercially available. Meron po ito sa AgriVet Supply. So, meron po, divided po ito into two. May injectables, tsaka water soluble. So, ito po ang mga samples na water soluble powdered products. So, meron po tayong Spectrum, Spectrum Plus, Robi RVK, then One Masters. So, before po ako i-start minsan kasi mapapansin natin sa likod ng ating mga 1 tablespoon, 1 teaspoon. So, ito po ang measurement po nun. 1 tablespoon, isang kutsara is equals to 15 grams. So, 1 teaspoon, isang kutsarita is approximately 4-5 grams po. So, yun po. Ang maganda before natin ihalo sa tubig, basahin natin yung sa likod, yung direction, para mas angkop po yung pagbibigay natin ng mga gamot. So, ang isang tablespoon, isang kutsara is equals to 3 teaspoons. Then, kapag gagamit po tayo ng tubig, kailangan po malinis, fresh water, distilled. Hindi naman distilled talaga, kasi sa gripo yan. At least, malinis po. Hindi po siya, wala po siyang mga sakit o kaya wala po siyang mga amibiasis na sakit.
Ito po also take note yung mga dami ng tubig. So 20 liters or 5 gallons. So 1 gallon is approximately 4 to 5 liters. Okay? Ito po yung minimum requirement ng kada stages ng baboy. So mapapansin nyo dito, kapag nagpapagatas, kailangan mas maraming naiinom nilang tubig. Although hindi po natin na mamonitor to kasi ano lang po sila, ad libitum. Ad libitum is eat all you can, drink all you can, shut up all day. Pero ito po ang suggested na dami po nila. So ang pinakamarami po sa inahin kasi nagpapadede po sila. Ang dede po is, ang milk po is a form of liquid. So kailangan po ng katawan mag-produce o minom ng makakuha ng liquid para makapagpapas ng liquid. So ito. Then, 11 liters for dry sow. O kaya sa bulugan. Then, 5 and 3 sa mga ibang stages. So ito po ang sample ng ating water soluble. So una is spectrum. As I said, and gusto ko lang ulitin din ngayon, ang spectrum is multivitamins, amino acids, minerals, and electrolytes. So isa-isahin po natin sila. So ito ay for stimulates ng appetite, pampagana po, improve ng vitamins utilization. So para magamit po nila yung vitamins or yung mga sustansya sa ating katawan, then mas efficient po ang feed conversion nito. So, shout out, Nicolas. Ang ating binibigay ng pagkain kung hindi naman kayang i-convert ng katawan. So, ito din po, pwede natin gawin kapag stress po ang baboy. Binibigay po natin si spectrum, pag stress, kapag dehydration, prevent ng dehydration, o kaya masyadong mainit, nade-dehydrate, o kaya kapag galing sa sakit, o kaya sa tingin nyo magkakasakit. So, si spectrum po yan. Then, sa swine po, ang isang pakete, 5 grams into 2 gallons, o kaya 8 to 12 liters po for 7 days or as needed po ito. Nandito lang po tayo sa swine. So, pero nagagamit din po ito sa mga, pwede po itong gamitin sa mga pasapong o kaya sa mga manok at other, since vitamins and multivitamins po ito, minerals and electrolytes. So, ito po, example po kung dalawang 5 grams or 10 grams sa inahin, 2 to 3, ayan po. Sundin na lang po yung sa likod, pero ito lang po yung parang representation or para graphics, graphic guide. So kapag nagbubuntis, ay inahin nagpapagatas, mas marang, kung nagpapagatas po siya kasi 17 liters ang ininom niyo, magbibigay tayo ng spectrum, dalawang spectrum na sa shape po ang bibigay. So, ito po, minsan nag-double dose po tayo. Ang double dose, ibig sabihin, isa sa umaga, isa sa gabi. So, when po natin ginagamit to, kapag stressful po ang condition, o kaya kapag meron kayo napansin na mag-out ang kapitbahay, o kaya yung ibang farm na malapit sa inyo is sinisipon, inububo. So, kailangan magbigay na po tayo ng supplemental ng vitamins. So ito po ang example na application ng spectrum 3 days until 4 days after weaning. So a total of 7 days po to. 3 days before expected mo siyang iwagay o ilutas, magbibigay na tayo ng spectrum. Pwede rin spectrum plus, nasa sa inyo po. So until 4 days after po no, pag-lutas. So a total of 7 days. Application po nito, hinahalo po sa tubig, hindi po ito sinasaktan. Ito naman po, pwede din tayong gawin, gamitin
kapag nagbabakuna o kaya may medication tayong ginagawa, kung nagsasaka tayo ng antibiotics o kaya may ginawa tayong stressful conditions like kinapon, tinilkip, tinilak. So, spectrum is parang kumpara ano po siya, pampa-stimulant ng papagana tsaka pampa-boost po talaga ng immune system. So, explain ko din isa-isa kung ano po siya. Multivitamins. Ang multivitamins, B-complex, fat-soluble and water-soluble vitamins. Ayun nga po. Amino acids, saan po ba importante si amino acids? So, ang amino acids is, ito po ay breakdown ng mga protein. Ang amino acids is nakakatulong po para ma-digest and maayos, maangkop po ang katawan na mas magamit po niya yung ibang mga multivitamins, minerals, electrolytes ng katawan para surely na magagamit po siya. Minerals is parang ito po ay maraming minerals po. Kung mapapansin nyo po sa label, marami po siya. So, for supplemental po siya. And electrolytes, ang electrolytes po is to prevent dehydration ng katawan and pampalakas po siya. Then, kapag nag-spectrum plus naman tayo, mapapansin nyo may nadagdag na dalawang bagong name, thiamolin and doxycycline, then nawala po si minerals and electrolytes. So, si thiamolin and doxycycline, isa antibiotic po siya. So, ito, pwedeng gamitin natin kapag ayaw nating turukan yung mga baboy natin. Okay. As a form of prophylaxis, ang prophylaxis po kapag getting ready lang po or pinapalakas lang natin ang katawan ang baboy before ma-stress po siya. So, pwede po tayong gumamit ng spectrum glass. So, ito po ay anti-infectives or antibiotics with vitamins and minerals. So, kung gumagamit ka ng spectrum plane, yung walang glass, then, ay, hindi ata. Ayaw na po. Pupunta po ba kayo in case yung meron po ka future na discussion, seminars, or mga training po? Sige po, sabit naman po kayo. Yes. Salamat po dahil nakinig po kayo at nag-stay po kayo. I hope na marami po kayo natutunan sa today's discussion po natin. And wala na pong questions? Or any add po ng mga ano? Wala na po? Ngayon na po sa tanan, sa labi na sa mga nag-attend. Ang atong mga pinapalikaroon na itong mga pages dito sa Bilar, gawa sa Nabuyig sa Batuan, dito sa Bilar, available na ito dito sa Kansumbol, si GNM Enterprises, na dito sa Unahan, na dito sa Sawang, Nasyon, na si Gideon Sagribet o si Jay Lagribet, na Dalit. Daliran nyo mga tudan kahit na yung mga signings na ko dito na yung naka-attack mga ulo page sa Pumanok, Supremo, Tugtapred, sa Pangiro. Pwede ko po sa piso. Kasama lang po yung mga number na ko, contact number. Pwede ko click on save. Makapunta ko ninyo anytime. Kasi... Wala, libre itang servisyo, ibuto, libre vitamins. Sa mga bagong nanganak na anay, nalilipin nga yun. Ang kwami sa Smart, 0907-945-9410. And 0907-945-9410. Pinaghatag ko sa ang Maraka, ang iabalik sa ang... So, salamat! Sa tanan, giyang yun ako tanan na utindog din yung mga picture tan. Agi o kaning memorin. Memorin sa tuwa tan. Nga nagkatigong na direk. Kauban na ito ang doktor. Ang taga Manila. Si Dr. Carl. So, pwede tanan yung mga kwan, ma'am sir. Yan yung iba pa. Sa baba.
O linya. Sige. Then mga technician, i-guide ang participant. Okay, dire, ma'am, sir. Dire nga sa'y. Okay. Dire, babaw, babaw, kasi babaw, lalaki. Lima, kasi mo picture on. Ah, yan. Kaya puro sa mga picture na lang. Okay. So, si Dom, nasto ka si Dom. Sige, dire, sa picture lang. Sige. Si Cheese! Ay! Isa, kanin hagbong! Isa. Okay. One, two, three. Ono sign! Ono sign, ono sign. Purman sa, purman sa. Sige, sige. Ono sign! Ono sign! Humarap kayo sa gwapong katulad ko. Okay, one more, one more. Dapa, dapa, dapa. Gaya-gaya, ada apa? Okay, ono sign. Umarap kayo sa gwapong katulad ko, eh, Jara. Okay. Waki-waki. Out. Okay, so, kita kayo salamat, ma'am, sir. Saya kong bayarin. Kaghan kayong salamat sa inyong paghatag o lugay panahon aron sa pagtambong ni mong libreng hog racing seminar. No? So, minout ko, aron na may mga pipila ka mga guto, ng mga ayong pagtulunan, may tungod ni mong libreng hog racing seminar. No? So, happy pig farming everyone. God bless. Bye-bye.